Ang mga kasama natin ng mga barangay captain at saka yung mga iba pa kaibigan na natin na nandito, mga mamamayan at namatulan. Parallel ho yung effort ng regional government under sa kay Chief Minister Alhaj Murad Ibrahim para pumilis yung delivery ng mga program. So, may iba-ibang programs na pinapatakbo para ma-accelerate natin talaga yung development. Ang isa ay yung main program na nasa Ministry of the Interior and Local Government. Ang isang mahalagang component yan ay yung support to local government. Yan ay barangay, municipio, probinsya o kaya city. Merong specific stream of projects na sumusuporta doon sa pag-ubyerno. Ang isa na libawa ko dyan na infrastructure program natin ay itong barangay hall. So kung munisipyo yan, meron tayong support doon sa construction ng municipal hall. Meron din tayong mga public markets na binibigay. Dito sa special geographic area, doon tayo nabigay sa mga clusters. So halimbawa, itong public market na kapipilan ito, no? Ang location ng public market. At doon sa may, Tomras kapipilan, dyan sa kanto na yan, may public market tayong pinapatay dyan. Kasama ho yun sa support to local government units na ang may hawak doon ay yung main office ng Ministry of Interior and Local Government. Sa mga ibang munisipyo, merong mga water system. Dito sa inyo, may water system pero under yun sa FDF, BIRT process po yun. Pero sa ibang regular na LTU, merong mga public terminals, merong public market, merong municipal hall, mayroong police station, may fire station. Yun yung main talaga na project na ini-implement natin. Sa kaso ho ng 63 barangay, itong special geographic area na ina-administer ng Special Geographic Area Development Authority na under kay Sir Boots ninyo, meron tayong special program dito na funded ng SDF, Special Development Fund. Ang tawag natin ay BIRD. Ito po yung comprehensive program for rehabilitation ng mga areas na apektado ng gera. Dahil wala po yung munisipyo at saka probinsya, kakailanganin natin na may ibang stream of projects na papasok nito. So kaya po pinasok natin yung implementation ng Special Development Fund through the BIRD para po mapunan natin yung kulang na services na hindi na-deliver ng ministry, halimbawa, health, agriculture, at iba pa, para doon sa 63. Ito ho yung tutok ng SDF natin. So yung SDF, hindi namin ini-implement sa ibang lugar yan. Wala kami sa province of Maguindanao, na Dalawa, Lalo del Sur, wala kami sa Tawi-Tawi yan, sa Basilan, wala sa Sulu. Special lang yan. Kaya nung sabi ni Internet, Rico, special geographic area dahil special yung 63 sa amin. Ha? So, nakalimit lang talaga yung focus ng program ng BIRD dito sa inyo lang. Wala kami yung community activity center outside of the 63. Dito lang ito sa inyo. Nakaka-avail yung mga regular na munisipyo at city. Wala ko sa kanta yun. So, truly, yung 63, may special focus tayo dito. Kasi may utos ko talaga si Chief Minister na tutukan yung 63 barangay dahil nagta-transition ito. Several levels. Yung mga kasama natin from the Moro Islamic Liberation Front, nagta-transition sila ito si civilian life. Yung communities nila, itong sa 63, nagta-transition from conflict to peace. Yung mga BLGU, mga barangay local government units, ay nagta-transition from a regular municipality, part sila ng regular na municipio, into hopefully what will then be constituted as new municipalities. So, may several layers of transition dito sa inyo. Kaya, kailangan meron tayong tutok, merong focus na intervention. So, lahat mo nung
funding ng ministry namin na galing sa SDF, dito lang mo yan nakatutok na inyo. Ha? And this will be up to 2028. So, from 2020 tayo, no? 21. 2020 tayo hanggang originally 2025. Pero dahil in-extend yung transition, ipupush natin up to 2028. So, meron kayong sigurado na focus program up to 2028. So, yun po ang kagandahan nung dito sa inyo. Now, mga projects natin ranges from yung infrastructure na ganito to capacity building to livelihood at saka socio-economic programs para sa inyo. So, you know ang menu ng BIRD. So, meron siyang governance component na nagpapatibay ng gobyerno ninyo. Ito, pag natapos itong barangay hall ninyo, ibibigay na natin yung mga gamit sa kanila. So, yung photocopier, para hindi kayo nagsisirok na sa labas, computer, printer, laptop, ready na ho yun, na-procure na ho namin, nasa opsina na ho yun. So, tapos yung tinatrain yung mga BPAC ninyo into disaster preparedness, hindi lang ho training-training yan. Pag natapos yung training, magbibigay rin kami ng two-way radio doon sa mga BPAC ninyo. Para talagang, okay, para hindi yung training lang, pagkatapos ng training, wala naman magamit yung tao ninyo. So, meron din component yun. So, itong 63, talagang special. Tsaka swerte yung 63 dahil may focus yung ministry talaga dito. So, maliban doon sa community activity centers na binibigay sa inyo, meron kayong may expect na livelihood component na naka-design para ma-sustain natin yung development dito sa mga clusters ninyo. Ha? Ang pauna, first cycle para doon sa socio-economic package ninyo, ito yung mga park implements. Ha? Ito yung pinakita na namin sa inyo, Cap, no? Yung tinag-over ni Chief Minister sa inyo. Ihahatin na lang yan dito. Ito yung mga tractors. I think for this, sampu ito. Sampuhang dito sa Mixayap. Na sampung tractor set. Lima para sa cornfield. Ito nakikita ko talagang tupak. Meron ding lima para sa rice field. Kasi alam namin rice field. Di ba doon may mechanical na transplanter. Yung pagtanim ng... tapos meron na yung harvester na mechanical din. So, yun yung package dito sa first cycle natin. And then may mga in-identify tayo na kailangan ng tubig na portable. So meron din mga barangay dito na lalagyan. No? I think yung mga ibang ongoing na water system dito sa inyo. Yun ay generate yung mga proyekto base doon sa listahan na sinasubmit nyo at consultation sa inyo. Kaya kung nung unang pinadala ko rito yung mga staff namin, nagtanong sa inyo kung ano yung priorities ninyo, ano meron kayo, ano wala, ano yung potential ng lugar ninyo. Kasi para tama yung binibigay na proyekto sa inyo. So ayaw natin na magaya tayo dun sa nangyari sa amin, Colonel, nung Executive Secretary ako ng ERNM, I think nung Vice Governor si Hunky Anjo, ako yung Special Assistant niya for DIN.